Hi guys! Hi uncle! Hi ante! Naimbang nga aldaw kanyayo amin. I hope you are all well. Nandirito po ako ngayon kasi ang gusto ko pong i-share sa inyo ay kung ano nga po ba ang kaibahan ng senior healthcare assistant sa healthcare assistant or yung tinatawag natin na caregiver gaya ko po. So, umpisahan po natin sa healthcare assistant or yung caregiver. Ang sasabihin ko po sa inyo ay basic lang po na ginagawa ng isang caregiver. Pwede pa po itong madagdagan, depende po sa nursing home or kung sa hospital mo po kayo ma-assign. Depende po yan kung ano po ang mga iba pang trabaho ang ibibigay po nila sa inyo. So, umpisahan na po natin. Ang isa po na ginagawa natin ay ang mag-wash and dress ng mga residente. Ang pag-wash and dress po, meron pong tatlo yan. It's either gusto po nila ng shower, or kung gusto po nila ng bath, or yung tinatawag po na full body wash. Kapag shower, yun nga po yung sa overhead na water. Pangalawa yung bath, yung gusto po nila, lulub-lub lang sila sa bathtub. Pangatlo, kasi meron pong mga residente na ayaw po ng naliligo, ayaw po ng tubig. So, para po sa kanila is yung punas-punas lang po gamit ang bimpo. So, yan po yung wash and dress. Pangalawa po na ginagawa ng healthcare assistant ay ang mag-serve ng meals. So, meron po tayong mga residente na mga independent. So, ang gagawin lang po natin, tayo po ang magbibigay sa kanila ng mga pagkain nila at magbibigay sa kanila ng mga inumin nila. At doon naman po sa mga residente na hindi na po nila kayang pakainin ang sarili nila, tayo po ang responsible na magpakain po sa kanila at magpainom. So, yun po. Pangatlo, toileting. Tayo po ang mag-a-assist sa kanila para mag-take po sa kanila sa toilet. Ito po yung mga mobile na residente. At doon naman po sa mga residente na bedridden, tayo po ang responsible na magpalit po ng mga pads nila o nappy, diaper. So, tayo po ang in charge doon. Ang pang-apat naman po na ginagawa natin ay i-make sure na tidy ang room ng mga residente. Usually po kasi dito, sa umaga, iwa-wash and dress natin sila. Itatanong po natin kung gusto po ba nilang magstay sa room nila or pumunta po sa lounge. Halos karamihan naman po ng mga residente namin, gusto po nila ay pumunta sa lounge. So, i-make sure lang po natin na matidy yung bed saka yung room para kung just in case mayroon pong bumisita ng mga family members kasi iba po gusto nila sa room nila eh. So, para po makita nila na maayos po yung room ng family members nila. Kasi it just shows kung maayos ang environment, maayos din na naaalagaan yung mga parents po nila. So, yun po. Panglima, kasama rin po sa activity nila is yung makipag-entertain, makipag-chat. So, kapag napakain na po natin sila, nagawa na yung toileting, nagawa na natin yung mga notes, may mga free time naman po. So, isa po sa mga responsibility natin ay kausapin po natin sila. Lahat naman po tayo ay dumaan po sa pandemic. Hindi po ba yung iba po sa atin, sad to say, dumadanas po or dumaranas sa mental health problem. Dahil nga po sa nakakulong lang, walang masyadong kausap. So, nakaka-apekto po yun. Kaya importante po talaga na meron pong nakakausap ang isang tao para maalis po yung boredom din po sa kanila. So, yun lang po yung mga basic na ginagawa ng isang healthcare assistant or ng isang caregiver. Ngayon po, mapunta naman po tayo sa senior healthcare assistant. Ang senior healthcare assistant, sila po ay yung above sa mga caregivers. Ang basic po na ginagawa nila ay ang maging team leader. Depende po sa mga nursing home kung ano po ang gagawin nila. Pero basically, sila po ang nag-a-assign kung saang floor po kayo mag-work. Usually kasi may dalawang floor yan or tatlong floor. So, sila po ang mag-a-assign sa mga caregivers kung saan sila magtatrabaho. Sila rin po ang in charge sa pagbibigay ng mga medication sa mga residential na residente.
sila rin po ang in charge para sa pakikipag-usap sa mga family members kung halimbawa po may concern po sa residente. Halimbawa, kailangan po nila ng mga toiletries, ng bagong 19, ng kung ano man po ang concerns dun po sa residente. Sila rin po ang in charge sa pakikipag-usap sa mga doktor kung kailangan po nila ng bagong medication, kung kailangan po nila na ma-check or ma-home visit ng mga doktor. Halimbawa po, hindi po sila okay, hindi kumakain ng ilang araw. So yan po ang mga responsibility ng isang senior healthcare assistant. So aside po dyan, hindi naman po mawawala na magwa-wash and dress din po sila. Kasi hindi po maiiwasan sa isang nursing home na meron pong tatawag na staff na hindi makakapasok. So pagkatapos po niyang gawin lahat yung mga responsibility na yon, pwede po siyang tumulong sa floor at tumulong na magpakain, tumulong na magwash and dress. Pero ang main po na responsibility niya talaga is yung i-oversee po yung floor. So yan po ang job description ng isang senior healthcare assistant. Pero as I said po, iba-iba po ang patakaran ng bawat nursing home. So ito po mga sinasabi ko ay based po sa mga experiences ko na ginagawa ng isang senior healthcare assistant. So, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo. I hope na meron po akong idulot na bagong kaalaman po sa mga aspiring po natin na mga healthcare assistant dyan po sa Pilipinas. I-share ko lang po, natutuwa po ako kasi marami po nagme-message sa akin na nagsasabi na nai-inspire daw po sila sa mga vlogs ko at nag-apply po sila sa agency at ongoing po yung iba sa mga interviews. I am hoping and praying na sana po ay wala pong maging problema sa mga interviews ninyo. Wala rin po sana maging problema sa mga visa applications po ninyo. And hopefully soon, magkita-kita po tayo dito po sa UK. Sana ay wag po kayong mag-atubili na kontakin po ako para sana magkita-kita po tayo para ma-inspire din po ako lalo na gumawa pa po ng vlogs para po sa mga kasama natin na caregiver. And maraming pong salamat sa lahat ng mga bago nating subscribers. Road to 1,000 na po tayo. So kung nai-enjoy nyo po ang aking mga vlogs, please do not forget to like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, thank you for watching. Be safe. Bye!